Okay guys, ang i-vlog na naman natin ngayon is kung paano nire-repair tong mga ganito, no? Yung mga mechanical keyboard. So, yung problem nito is yung parang pag-click mo is na nadi-delay, no? Yung hindi nakiklik. Yung pag-click mo tapos dun sa computer, hindi na hindi nagpa-function agad, no? So, parang nadi-delay siya, ganun. So, yung mechanical keyboard guys is yung keyboard na tulad nito, no? Yung parang natatanggal yung buttons niya, mga ganyan. Yan yung mga mechanical keyboard, yan. So iba naman yung mga membrane keyboard, yung hindi natatanggal, bali naka-built-in na yun. At ito yung kagandahan nito, kasi madali lang ayusin, madali lang siyang yung parang yung i-repair, yung mga ganun guys, no. So yung problem nito is yung nadi-delay, no. So yung gagamitin natin is yung paano siya lilinisin. So ginawa ko nito guys is binaklas ko lahat to, kaso ganun pa rin yung problema, no. Baka nagka troubleshoot din kayo ng ganun, yung parang pag nag-click kayo, yung parang sa ganyan, wait lang guys, dito sa notepad, yan, pag nag-click kayo, yan, tapos hindi nag-i-enter. Yung problem kasi nito noon, yung enter niya, hindi nag-click. Yan. So, yun guys. So, kung paano ba siya nire-repair, no? Yung mga ganyan. So, yung nag-search ako sa Google, yung tinuro nila is yung parang lagyan daw ng ganito. Yung parang paste ng gear, yan. Ito guys is parang grease to, no, yung grasa for plastic, yung mga katulad ng mga gear ng mga laruan. Ito yung ginagamit, no. So trinay ko to, kaso gumana siya. Nagka-problema lang, nawala yung parang ganito, yung parang click na sounds, yung parang ganyan, yung parang nag-click na tunog, nawala, no. So yun yung problem ko nito. Okay siya gamitin, kaso medyo messy, tapos nawawala yung pagka-mechanical, no. So nag-try ako ng iba na paraan. Gumamit tayo ng contact cleaner, no. So, yung mga hindi alam yung ano yung contact cleaner. Ito yung contact cleaner, guys, no. Trinay ko kasi nagre-repair din ako ng mga computer. Ito yung ginagamit namin para panglinis, no, sa mga board, yung mga board ng computer tulad niyan. So, kagandahan nito is madali lang siya ilagay, tapos madali lang din na malinis yung mga board, no. So trinay ko na lang din sa mechanical keyboard ko at umayos din naman siya, no. So paano ba siya ito nilalagay? So ito guys, di na natin gagamitin to, no. So ito ganito na gagamitin natin, contact cleaner na pang electronic, no. First pala guys, kung saan ito nabibili to sa mga electrical shop or Shopee or Lazada. So sa akin, nabili ko sa mall, doon sa hardware department. May mga contact cleaner doon. Nabili ko siya sa mga 219 yan dyan. May price. Tapos, paano ba siya ginagamit? Before mo makakabili ka nito guys, may mga nozzle yan, no. Yan ganyan. So nila itutusok mo lang yung mga nozzle dyan. Tapos, magiging parang spray yan, no. Yan ganyan. Yun. Parang spray siya. So, pag re-repair nito niya guys, is tatanggalin mo lang ito, yung mga ganito. So, ito, sample lang natin, no. Kasi na-fix ko na to, eh. Yan. So, pagtanggal nito, yan, lalabas yung parang kulay na ganito, no, yung blue.
yung mga ganyan. So, yung mga ganito guys, ayan. Lalagyan mo lang yan, no? Yung ganito, na contact cleaner. So, click nyo lang. Yan. So, pag ganyan guys, papatuyuin nyo lang. So, magiging okay din yan. Kagandahan kasi ng contact cleaner guys, natatanggal na yung mga dirt, no? So, nagkakos ng delay yung dirt. Yung mga dirt dun sa mga keyboard nyo. So, paglagay nyo, click try, test nyo sa computer. Yan, test nyo sa computer. Pag hindi pa rin na gumagana, lagyan nyo lang ulit. Yan. Mga 2 beses or 3 beses. Patuyuin nyo lang. Yan. Tapos, kabit nyo lang ulit, no? So, kung nagtatanong kayo, kung di ba nasisira yan, kahit naka-on, hindi naman, kasi hindi siya, wait lang guys, tutusok ko lang. Yan. So, hindi naman siya yung parang conductor, no? Yung nakaka-short circuit. Yung mga ganun. So, kapag gusto nyo linisan nyo yung mechanical keyboard nyo, gagamit lang kayo ng ganito, contact cleaner. So, tatanggalin nyo lang yung mga keys nyo. Yan, mga ganyan, yung keys. Tapos, lalagyan nyo lang. Yan. So, ganun lang. Yun. Wait lang isa. Yan. Babalik ko lang. So, ganun lang siya guys, no? So, mas maganda itong gamitin yung contact cleaner kaysa doon sa grease, no? Ito, nawala kasi yung sounds niya eh. So, kailangan talaga linisan ko ito, no? Yan. Patuyuin niya lang, no? Kahit hindi niya matuyo, okay lang din niya. Kasi contact cleaner din niya naman. So, test natin. Yan, bumalik na yung sounds, oh. Yung parang click niya. Kasi nasira kasi ito, eh. Itong enter ko, nasira yan. Pati yung backspace. Karoon ng maraming grease. Nilagyan ko kasi yan ng grease, guys, eh. Kala ko kasi noon, maayos nito. Kaya nilagay ko, kaso nasira. gumana siya, pero hindi talaga pulido, no. Nawawala yung click sounds ng mechanical. So, ginawa ko is, nilagyan ko na lang ng contact cleaner. Yan, test natin kung bumalik ba yung click sounds, no. Yan, bumalik yung click sounds, no. Yan. Kung kayo guys, may mga mechanical keyboard kayo dyan na ayaw na mag-function, yun, bumalik na. So, may mga mechanical keyboard kayo na ayaw na mag-function, no? Oo, yun. Lagyan nyo na ng contact cleaner. Dali lang. Ang ganyan. Yun. Parang magiging bago siya, no? Yan. Yan. So, yun. Ganito lang guys yung gagamitin nyo, contact cleaner for electronic, electrical. So, yun, kung may mga katanungan kayo guys, no, kung paano, madali lang naman, no, kung paano ko ginawa, madali lang talaga. Kung may mga katanungan kayo kung bakit di gumana pa rin, try nyo lang baklasin, tapos try natin din sagutin yung comment nyo lang. Baka na short yung mga wiring nya, no? So, pag binaklas nyo to guys, open nyo,
pwede din kayo gumamit ng contact cleaner doon sa mga board niya, no? Kasi may mga parang board din doon sa loob, eh. So, pwedeng-pwede gamitin kahit, kahit na ganito, no? Okay, sige guys. Maraming salamat. Sana nakatulong din sa katulad ko na paano kung nasira yung mga ganito ng mechanical keyboard nila, no? Sige, thank you. Please like and subscribe na rin, ha. Thank you. Sige, bye.